Totoo kaya ang haka-haka ng mga Marites at Tulits na patay na umano si Bucor Deputy Security Officer Ricardo Solueta? Tauhan ni General Bantag itinumba na babahala ang pamilya Lapid dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang isa pang itinurong mastermind sa krimen na si Ricardo Zulueta ayon kay Roy Mabasa sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng otoridad. Pinuntahan ang dalawang last known address ni Zulueta nitong mga nakaraang araw pero ang pamilya lang nito ang nakausap ng NBI at PNP. Naniniwala ang pamilya Lapid na malaki ang papel na ginagampanan ni Zulueta sa kaso. Si Zulueta rin ang sinasabing link kay Bantag batay sa mga sirkumstansya o testimonya ng mga inmates na ito umano ang nag-utos na patayin ang mamamahayag na si Percy Lapid. Kung mawawala si Ginoong Zulueta ay magkakaroon ng vacuum doon sa ginawang investigasyon sapagkat madalas na nabanggit yung pangalan ni Ginoong Zulueta doon sa affidavits ng mga gang leaders na nagtestify. Sa inyong palagay mga kababayan, itinumba na kaya si Zulueta? Ano ang masasabi niyo rito? Maraming isyu ang bansa, katulad lamang ng pagmura ng bigas, ngunit nagtaas naman ang presyo ng sibuyas at mga gulay. Taas po eh. Kumbaga mabigat na sa bulsa sibuyas pa lang. Aso yun lang, nagre-reklamo, hindi na kagaya dati yung lasang-lasa. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas muli ng 10 piso ang kada kilo nito kumpara sa presyo kahapon. Nasa 170 pesos ang kada kilo ng suggested retail price ng pulang sibuyas na itinakda ng Department of Agriculture. Pero ayon sa mga tindera, paano naman daw nila ito masusunod kung ang pasa sa kanila ng mga pulang sibuyas ay mataas din ang presyo? Kasi dito po, mas mataas ang puna namin. Namumuna kami ng ano yan. Nasa 230 po isang sa per kilo. Ayon sa presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na si Danny Fausto, masyado nang mataas ang presyo ngayon ng pulang sibuyas. Wala pong dating masyado ng sibuyas. Eh, kasi nga, yung Tagalog natin na sibuyas, malalambot pa po siya. Eh, kagaya po nito, wala nga kayong maitinda. Wala po talaga kayong mahango eh. Walang dating. Mga isang linggo na po na walang dumadating na puting sibuyas. Tsaka ang pula, depende po sa dating kung good o mura pa, madaling mabulok. Anyway, talagang ano eh, walang dumadating. Iba nagsasabi, iniipit yung sibuyas. Duda ng isang kooperatiba ng mga magsasaka, hindi naman talaga kulang ang supply ng sibuyas. Anila, posibleng may nagsasamantala na sadyang pataasin ang presyo nito. Nagtataka nga sir, ako sabi nila shortage daw eh, samantalang karami naman kaso naka-storage. Pero itong mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid ay naging sensationalized na. Anyway, base sa mga ebidensya na nakita ko sa social media, ang ebidensya laban kay Bantag ay hearsay. Hindi po tatayo sa korte. Wala pong personal knowledge ang nagtitestify na si Bantag mismo ang nag-utos. Hindi niya nakita, hindi niya nadinig. Pero ang ebidensya ng mga gang leader laban kay Ricardo Solueta ay tatayo sa korte dahil ito ay may personal knowledge na inutusan umano sila ni Solueta. Medyo matibay itong mga salaysay ng mga gang leader na ito at ang salaysay nila ay maaring kontrahin lamang ni Solueta sa dalawang paraan. Una, yung tinatawag na defense of alibi sa pizza, oras at araw na umano inutusan sila ni Solueta. Magpapakita si Solueta ng mga ebidensya na sa oras, pizza at araw na nag-utos siya at nakita sila ng mga gang leader ay hindi po nangyari dahil wala po siya dyan at kasi physically impossible siya dahil nasa ibang lugar siya. Kung hindi po posible kay Solueta ang defense of alibi ay pwede niya itong kontrahin sa mga salaysay ng ibang credible witness. Sino lang pasinungalingan ang mga salaysay ng mga gang leaders na siya ang nag-utos sa kanila. Yun lamang po ang paraan para makontra
ni Sulweta ang ebidensya laban sa kanya. Ang tanong ay kung totoo bang patay na si Ricardo Sulweta. Hindi lang nagpakita ang tao, patay na kaagad. Naintindihan ko kung si Sulweta ay magtago dahil siya ay prime suspect dito sa kasong ito. Iniiwasan niya na makulong siya habang hindi pa dinidinig ang kaso. Kasi kapag nakulong siya, ay pwede siyang impluwensyahan doon sa loob ng kulungan. Pwede ipitin ang itlog niya para umamin. Pwede siyang pirsahin para umamin. So, minabuti niya na magtago muna siya. Hanggat wala pang warrant of arrest, hanggat hindi pa dinidinig ang kaso sa korte, huwag muna siya magpakita. Gurado ko, kukuha naman siya ng lawyer dito, ng abogado, at haharapin niya ang kasong ito. So, on my point, naniwala po ako, in absence of evidence proving that Ricardo Sulweta is dead, naniwala po akong buhay siya. Huwag po kayo maniwala sa mga chismis-chismis na yan, napatay na siya. Ano pitsa ngayon, amoy na yung Pasko. Pasko na. Yung Pasko ko medyo malungkot, pero okay lang, sanay na po ako sa kalungkutan. Sabihin ko na lang na sana all masaya ang Pasko. Ako dyan, marami pa ang mas malungkot ang Pasko sa akin. Pero masaya sila. Sanay na sila. Masyadong dibdibin ang kalungkutan ng Pasko. Kasi meron ang iba na wala ka. May 13 months ang iba, ako wala, malungkot. Kakabili sila ng regalo sa sarili nila, kotse, bahay. Sa Pasko, ako hindi. Okay lang. Kasi ang kasiyahan ng tao, nagmamatter yan sa ating satisfaction. Saya na tayo sa ganung buhay, satisfied na tayo, maging masaya na din tayo. Huwag lang natin ikumpara ang sarili natin sa iba. Gagawin natin na mas mapabuti ang ating buhay, hindi para ikumpara sa iba, kundi ikumpara sa dati nating buhay, sa sarili din natin. Marami na pong mga Christmas light sa kalsada, sa mga mall, ang nakikita ko. Merry Christmas! Magagandang Christmas light. Pero, sa aking bahay, ni isang Christmas light, wala po akong ilalagay. Gastos lang sa kuryente yan. Practical. Pero may katanungan ako. Napapansin ko po tuwing magpapasko, tumataas ang bill sa kuryente. Habang pataas ng kuryente, tipid na tipid kami sa pagkain namin. Halos hindi na kami nag-aalmusal. Diretso pa ng halian na. Nababawasan yung budget namin sa pagkain kasi napupunta sa kuryente na lang. Hindi naman natin maintindihan kung anong mga sinacharge niya. Nangyayari sa, dahil sa leakages, sometimes it's used for public purposes. Let's say, for example, sa mga fire hydrant, sometimes binibigay doon. And sometimes used for flushing. Let's say, pag may mga matutuming mga pipes. Target po natin dito ay ito'y yung palpak na trabaho ng Meralco at palpak na trabaho ng Maynila at Manila Water ay ipinapasa nila ng direkta sa mga electric and water consumers. Hindi po tama ito. Napaisip tuloy ako, hindi kaya pinapasa ng Meralco sa taong bayan ang milyon-milyong pang Christmas bonus nila sa mga empleyado nila? Kawawa naman ang mga taong bayan kung ganun. Sana nga hindi totoo.
Pero totoo itong sinasabi kong tuwing magpasko, tumataas po ang bill ng kuryente. Yan po ay katanungan lamang. Hanggang dito lang muna ako guys at maraming salamat sa pagpanood ninyo at pag-subscribe nyo sa akin. Utang na loob ko pong tatanawin yon. Sa mga kaibigan, mga kakilala na hindi pa nakasubscribe, na hindi marunong mag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Okay, guys, maraming salamat and bye-bye!